Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. So mga trops, sa kakatapos nga lang po na pagkapanalo ng knockout artist na si Ryan Garcia kontra sa kapwa knockout artist na si Oscar Duarte via knockout sa round 8, ay nagbigay ito ng impormasyon sa kanyang post-fight press conference patungkol sa kung sino ang napipisil niyang sunod na makakalaban. Natanong si Ryan ng isa sa mga interviewer kung ito na ang tamang panahon para labanan ang mananalo sa Regis Progray versus Devin Haney fight at sumagot ito na oo. Ayon kay Ryan ay gusto niyang maging isang world champion at ito ang kanyang misyon. Ngunit ang lahat daw na ito ay nakadepende na daw sa kanyang bagong head trainer na si Derek James kung anong magiging sunod na hakbang nila para sa kanyang boxing career. Kung si Ryan daw ang tatanungin ay mas gusto niyang labanan ang current WBA Junior Welterweight Champion Rolly Romero dahil mas aggressive daw ito. Magiging masaya daw ang magiging laban nila at mas mabenta dahil baliw-baliw daw itong si Rolly. Ngunit kung titignan din kasi natin mga trops ay si Rolly Romero talaga ang weakest link na kampiyon sa 140-pound division, kaya mas maigi at mas madali ito para sa karir ni Ryan. Nasabi na noon ni Derek James na hindi na kailangan ni Ryan ng isang tune-up fight para labanan si Romero, kaya masasabi natin na talagang sa tingin nila ay si Romero ang pinaka-easy route para mabigyan ng kampiyonato si Ryan. Sa kabilang banda naman po, ay sa pahayag ni Rolly Romero sa interview nito sa FightHype.com ay sinabi nito na hindi deserve ni Ryan na magkaroon ng title shot laban sa kanya. Sa kabila ng malakas ang potensyal na maging hakot ni Ryan ng bentahe sa laban sa 140-pound division, ay pinagsarahan lang ito ng pinto ni Romero para sa isang title shot. Pagpapaliwanag ni Romero ay madali lang nitong mapapatumba si Ryan. Nagbigay pa ng oras na 25 seconds lang ang itatagal ni Ryan sa kanya. Na-corner naman si Romero nang tanungin siya na kung kikita siya ng malaki sa loob ng 25 seconds para talunin lang si Ryan ay bakit daw hindi na ito pumalag. Sumagot ito na wala na itong interes sa 140-pound division at gusto na lang lumaban sa 147-pound welterweight division. Matatandaan natin mga trops na nahirapan si Romero sa matandang boksingero na si Ismael Barrioso noong naglaban sila. Nagawa rin itong pabagsakin ni Gervonta Tank Davis sa 135-pound division. At may mga video footage din ito kung saan napuruhan ito at nagawang patumbahin ng mga hindi kilalang boksingero. Kaya mataas talaga ang tsansa na kaya itong patulugin ni Ryan Garcia kung sakaling magtuos sila. At sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit tila tumatakbo si Rolly Romero kay Ryan Garcia. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.